Magandang araw sa atin lahat, mga boxing fans. Saan man panig kayo ng digdig naroon? Dito na naman tayo sa another episode ng ating Bad Ratlis Boxing Channel, no? Pag-uusapan natin ngayon, ito bang si Deontay Wilder ay may pag-asa talagang makabawi sa kanilang trilogy nito ni Tyson Fury? Yan ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin yung notification bell. Ito lang ang tanging boxing channel na laging may kinikilingan at merong laging pinapanigan, no? At dito sa channel to, una ka sa balita, una ka sa impormasyon. Ano pa hinihintay mo? Pindut na! Okay, talakayin natin, no? Ito pong kung may pag-asa ba itong si Deontay Wilder na magwagi muli at mabawi ang kanyang corona sa kanilang laban nito ni Tyson Fury sa ikatlong pagkakataon na maghaharap ang dalawang ito. Nung tinatanong itong ating isa sa mga paborito nating boxer na talagang katunggali ng ating pambansa kamo, si Floyd Mayweather Jr. Tinanong siya, anong kinakailangan gawin nito ni Deontay Wilder para makuha niya uli ang kanyang corona laban dito kay Tyson Fury. Simple lang naman ang sinabi ni Floyd Mayweather, no? Kinakailangan ang susi diyan para siya magwagi, kinakailangan i-train ko siya, no? Dahil kaya ko siyang i-train kung paano maging kung paano manalo. Yan, how to win, no? Sabi ni Floyd Mayweather. Eh, ang problema diyan, sabay ang sumunod na problema, yun nga lang, paano ko kikita diyan? Hindi naman ako kikita diyan 100 million. So magandang posibilidad kasi may tuturo nga ni Floyd Mayweather, 'di ba? Paano maging boxer, paano yung skills. Kaya lang, sa totoo lang, mga kapatid, yung skills naman ni Floyd Mayweather, eh natutunan niya to buhat po nung maliit siyang bata, no? Alam naman natin na yung tatay niya, yung kanyang atsuhin, ay lahat ay talagang produkto na ng boxing, no? At ang kanyang atsuhin si Roger, yung kanyang main trainer, at palitan sila ng kanyang ama, ay siyang naging world champion din, no? So panay trainer tong mga magtutuhin, mag-ama. So parang mahirap ituro yung natutunan mo buhat mong bata ka, kasi napakahirap. 30, ilang taon na ba si Deontay Wilder? 34 years old. So sa tingin ko, etong sinasabi na to ni Floyd Mayweather, eh pagbubuhat na naman sa kanya sarili, no? Para niya lang gustong sabihin sa mundo na siya ang pinakamagaling na boxer. 'Di ba? Siyang pound for pound, hindi pa rin pala pound for pound, siyang TBE, no? The best ever. 'Yun lang naman 'yun, self ano na naman, no? Yung pero kung totohanin niya ba na mag-i-train niya, eh palagay ko hindi, kasi napakalaki ng kinakailangang isakripisyo ni Floyd Mayweather para maging trainer lang nito ni Deontay Wilder. Kasi magkano lang kikitain niya bilang trainer? Eh, alam naman natin, hindi naman niya tinatago na ang pangalan niya nga ay Floyd Money Mayweather, no? Okay, kung hindi ubra itong panukala ni total, alam na natin yan, no? Gagamitin ni Floyd Mayweather ang lahat para lang maging relevant siya, no? Naging relevant na ngayon siya. Pinag-uusapan na naman siya sa social media na ang dami na naman pumikap, kasama na ang inyong lingkod. Nagsabi na ite-train ni Floyd Mayweather si Deontay Wilder. Alam naman natin yan na walang katotohanan niya. Speaking of malalabong hamunan na sa tingin natin ay walang katotohanan, itong paghamon ni Floyd Mayweather
dito kay Khabib Nurmagomedov. Okay, alam na natin na yung tatay ni Khabib ay nagsalita na na lalaban lang si Khabib kay Floyd Mayweather kung ito ay ano no, 11 rounds na boxing at 12 rounds o yung ika-12 round o isang round sa buong laban, ika-12 round ay magkakaroon naman ng MMA rules. O di ba, napakagandang hamon, napakagandang counter hamon. Pero nung akala natin, yun ay salita lang ng ama, no? Para tapusin lang yung usapan tungkol dito sa paghamon na to ni Floyd Mayweather. Pero si Khabib mismo, kinumpirma niya, no? Lalabanan niya raw si Floyd Mayweather, ganun nga ang kondisyon. At ipinaliwanag niya kung bakit ganun. Naniniwala siya na mas magaling si Floyd Mayweather. Talagang sa totoo lang siya. Hindi siya yung nag-ano na mag-train lang ako, mas magaling pa akong boxer dyan. Hindi, no? Talagang sinabi niya, sa boxing, hindi ako mananalo kay Floyd Mayweather. Pero ang tinitiyak ko, ito yung tinitiyak niya, na sa loob ng 11 rounds, hindi niya ako kayang pabagsakin. Di ba? So kung tinitiyak niya na hindi siya mapapabagsak ni Floyd Mayweather, tapos bibigyan lang siya na 1 round, nagbanta na kagad si Khabib na sa ika-12 rounds, pababagsakin ko si Floyd Mayweather, iga-ground game ko siya, at wala siyang magagawa sa kanya, sa aking kayang gawin. Alam na naman natin kung ano yung sinasabi ni Khabib. Di ba? Tsak, magsasubmission to si Floyd Mayweather. So, kinontra yung mahilig maghamon na mga pang-imposible ay kinontra hamon ng isang imposible pa rin. No? Napaka-imposible naman nakagating yan ni Floyd Mayweather. Maliban na lang kung talagang tiwalang-tiwala siya sa kanyang boxing ability na kaya niyang patulugin si Khabib Nurmagomedov before round 11. Okay, so isang makatotohanang pagtulong naman o panawagan naman ang sinagawa ni George Foreman, no? Sabi naman ni George Foreman, pwede akong mag-train kay Deontay Wilder, no? Ito yung honest to goodness honest to goodness na gusto niyang tulungan si Deontay Wilder. Siyempre, alam niyo, parang tayong mga Filipino lang din yan, di ba? Kawanda boys niyan, di ba? Tapos, mas maganda tong inaalok ni George Foreman na 2 to 4 weeks ay sasama lang si Deontay Wilder at magte-train sila. Nariyan pa rin yung mga boxing trainer ni Deontay Wilder. Ang sinasabi lang ni George Foreman, sumama ka sa akin at back to basic tayo pagdating sa boxing. Bakit mas tiwala ako sa sinasabi nito ni George Foreman kaysa sa mga magbabago pa ng ibang trainer, no? Sabi kasi ni George Foreman, retain your trainers in boxing, no? Sumama ka lang sa akin. Gusto mo, isama mo pa rin yung mga trainer mo. Para magba-back to basic tayo kung paano talaga mag-train. Ang sinasabi niyang back to basic, yung back to the soil, no? Ang gandang konsepto, eh. Nung nabasa ko nga ito. Tapos ito rin yung ginamit niya talaga kung bakit siya nakabalik 10 years after siya nagretiro. Bumalik siya, di ba? At by the age of 40-something, siya na ang pinakamatandang heavyweight champion, no? Dahil dito sa kanyang ginawa. Ang sinabi niya, Big, back to basic. Ano, saan ba nagmula yung boxing? Ang boxing daw ay pakikipaglaban, no? Ng man versus man. At ang pinagmula nito sa lupa, 'di ba? Mga unang boxing, kung napapanood niyo yung mga picture, wala pa naman ring noon, eh. Sa lupa-lupa lang sila, no? Bare knuckle pa, eh, no? So, back to basic, back to the soil
ang point niya, eto rin mga bagong, makabagong trainer na, tsaka, hindi siya magbabago ng drastic, eh, no? Ang sinasabi niyang back to the soil, eto daw talaga yung magpapalakas dahil yung mga modern way ng training, sabi ni George Foreman, hindi siya natural, eh. Di ba? Eh, may natural gift na to si Deontay Wilder. Yun yung point niya, eh. Katulad siya ni George Foreman. Pareho silang may natural gift. Ano yung natural gift nila? Isa sila sa pinakamalakas sumuntok na heavyweight sa lahat, sa buong panahon ng boxing, no? Talagang si George Foreman at saka to si Deontay Wilder. So, yung sinasabi niyang back to basics, back to the soil, eto yun, no? Maglulupa. Hindi na maibig sabihin na maghuhukay sila ng lupa, no? Yung back to basics ba na yung kabayo, yung magbubuhat ka ng mga lags na nakakontra ka sa lupa, hindi yung naka, di ba, yung mga machine ka na nagbabite ka or ano yung tumatakbong, ano anak yung tumatakbo ka sa machine? Treadmill, mga tipong ganun, at na unnatural daw yan. Ang pampalakas daw talaga ng tao, kasi yan, ampaw, ayon kay George Foreman, no? Yung training niya nung bumalik siya, back to the soil siya, nagbubuhat siya ng mga lags na nasa lupa, no? Yun daw talaga ang magpapalakas sa katulad niya, no? Eh, hindi naman niya sinabi na buong training yun ang gagawin niya. Yung subukan daw niya uli na punuin yung mga bato, yung wheelbarrow, magwi-wheelbarrow siya, pupunuin niya ng mga bato, dadalhin siya sa lugar, pagkatapos nun, tsaka siya mag-shadow boxing. Yung mga tipong ganun, tapos yung bubuhatin yung mga malags, mula rin sa mga putik-putikan, yun daw ang magpapalakas sa kanya, naturally. Tapos tsaka siya bumalik sa ano, no? 2 to 4 weeks lang naman daw, mga 1 buwan lang, na para bumalik lang siya, kumuha ng power sa lupa. Ayun pala eh, no? Eh, siyempre, hindi scientific yun. Pero, hindi mo kinakailangan na ng drastic eh. Yung ititrain mo lang na mag-isip uli. Yun yung, ang nakikita kong ginawa ni George Foreman sa kanyang sarili. Yung, kasi lahat naman eh, di ba? Lahat dito sa mundo, mental game lang lahat. Lalo na yan sa boxing. Mas more yan, mental game yan. Pare-pareho na kayo malalakas eh. Malakas na si Fury, malakas si Anthony Joshua, malakas si Deontay Wilder, pati nga si Tabatio Ruiz, malakas din eh. So mental lang ang nagkakatalo-talo. Tignan nyo yung psych ni Tyson Fury. Ang nasa isip niya, papatunayan ko, sasagasaan ko to si Deontay Wilder, mamamain ko to, di ba? Talagang dadaganan ko, magpapalaki ko para pabagsakin ko. Bago pa magsimula, panalo na si Tyson Fury dahil, di ba, naroon na yung kanyang pag-iisip na ito yung gagawin ko at yun nga yung ginawa niya. So lahat, training niya yung mind niya na ganun. Kaya nga, yung sinasabi lang naman ni George Foreman, kaya hindi mo makikita yan scientifically, hindi mo masusukat na pag nagbuhat ka ng mga troso, pag ikaw ay nag-wilba, i-winilbaro mo yung mga... Sa mga hindi nakakaalam kung ano wilbaro, may internet naman, i-search nyo na lang. Wilbaro mo yung mga bato, tapos dun ka nag-shadow boxing sa kalupaan. Maaring walang scientific basis yun, pero kung na-train mo yung utak mo na mas malakas ako ngayon dahil back to basic ako, back to the roots, back to the soil. Huwag lang yung nagmula sa lupa at magbabalik na kusa. Hanggang dito na lang mga kapatid, hanggang sa muli nating pagkikita-kita. Dito pa rin sa inyong paboritong boxing tambayan, Bad Aratilis po.